Ganito din ba yung problema mo kaya hindi ka makapag-apply ng calamity loan sa SSS? Hi everyone! So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano makapag-apply ng calamity loan kung wala po kayong home address sa inyong SSS record. Marami nga po yung nagtatanong bakit daw hindi updated yung kanilang home address sa kanilang SSS record pero hindi naman po sila nagbabago ng address. Then hindi rin po sila makapag-apply ng calamity loan dahil hindi nga po updated yung kanilang home address. So kung mapapansin nyo po dito sa aking member basic information, dun po sa home address ko wala pong nakalagay na address. And then dito naman po sa mailing address, meron pong nakalagay na address pero hindi rin po ako nagpapalit or nag-a-update ng aking home address or mailing address. Kasi isa lang naman po yung address na inilagay ko nung nag-registered ako sa SSS. So yun na nga po, nakalagay po dito is you have no home address in your record. Please submit an accomplished member data change request form to the nearest SSS branch to update your home address. Kung yung area po ninyo or yung lugar po ninyo ay kasama sa na-declare na naka-state of calamity, kailangan nyo pong pumunta sa SSS branch at i-update yung inyong member data change request form or E4, mag-fill up ko kayo ng E4 para ma-update po yung inyong home address para po maka-avail kayo or makapag-apply kayo ng calamity loan. Magdala din po kayo ng 2 valid ID na naka-address po dun sa lugar ninyo. Then, after nyo pong i-update sa SSS branch yung inyong home address, makikita nyo na po ito sa inyong member basic information sa inyong SSS account. So, i-check nyo po dito, then makikita nyo po na may nakalagay na pong address dito sa inyong home address, kapareho po ng inyong mailing address. At kung meron na din po kayong active na disbursement account na naka-enrolled sa inyong SSS account online, maaari na po kayong makapag-apply ng calamity loan. So, pag-click nyo po ng apply for calamity loan, lalabas na po dyan yung details. So, ganyan lang po and then click nyo po yung proceed. Lalabas po dyan yung undertaking for calamity loan. So, nakalagay po dyan yung details ng inyong calamity. Then, i-check nyo lang po itong box sa gilid, then click proceed. Then, ganito po yung lalabas dyan, yung service unavailable. Please try again. So, i-disregard nyo lang po, wag nyo po pong ibaback. Click nyo lang po itong box dito sa I agree to the terms and condition. Then, click nyo po ulit yung proceed. Then, lalabas po dyan yung calamity loan details, yung inyong home address, loanable amount at net proceed kung magkano yung i-credit sa inyong bank account. So, nakalagay din po dyan yung inyong certifying employer kung employed po kayo at yung certification, agreement, and promissory note. So, basahin nyo lang po yan and then click nyo po yung submit dyan sa baba. Then, you have successfully submitted your calamity loan application to SSS. So, nakalagay po dyan yung loan proceed kung saan i-credit and yung pong inyong transaction number. So, mag-i-email din po sila sa inyo and mag-notify din po sila sa inyong SSS account. So, kung employed po kayo, hihintayin lang po nilang i-certify ng iyong employer bago nila i-approve yung inyong calamity loan. Thank you for watching. Sana po ay natulungan ko kayo kung ano yung dapat gawin para makapag-apply ng calamity loan. So, kung pupunta po kayo ng SSS branch, magdala po kayo ng 2 valid ID na naka-address po dun sa inyong lugar. So, dalawa po yun, hihingin po sa inyo yung requirements ni SSS para po ma-update yung inyong home address sa inyong SSS record. At para ma-qualify din po kayo sa calamity loan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe na at huwag mong kalimutang i-like, i-share at pindutin ang bell dyan sa baba para ma-notify ka once na may bago akong upload.